Hello guys, good day po. Ngayon po ay mag-solve na naman tayo ng puzzle. Samahan niyo po ako. Okay, white po tayo. What is the best move for white here? Rook E7, King F8. King F8. Wala akong makita. Ano bang tira dito? Ang hirap ah. Find the best move for white. Seven king g8. Direct threat. So, ano bang direct threat? Rook E7. Then, follow up. Keep going. Follow up dito. Best move ba ito? Kala ko simple lang ito na puzzle. So, rook e6 para hindi makalabas yung rook. Lang pala. Fine. Okay. Double rook pala. Ang check, ang threat natin doon is rook e8 na pala. Then, forced na makuha yung rook sa d8. Okay, next. Black to play.
Pwede din bishop e4 or bishop takes g4. Ang the best dito. Ay, bishop takes g4 lang. Bishop e4 na. So, okay din naman yung bishop g4 kasi, for example, ah, may queen d5 pala. Queen d5, tama. So, bishop e4 na kaagad. Kasi direct threat sa h1. Nagmali tayo. Minus na naman tayo dun. Then, forced move. Check. Then, queen list. Kain ang queen. Mali tayo dun. Minus ang rating ko, 2,353 na lang. Medyo mahirap na pala itong ano ah, puzzle ah. Nahirapan ako nito ah. Best move for white.
Rook dito D6. Best move dito. Hirap to. F4 siguro. Oh, 13 kagad. Oh, tira dito. Hindi ko to alam. Oh. Rook F4 with the idea of rook H4. Oh, wala din, no? Ang kaano dito. Let's move. Hirap.
Wala man akong nakita. Rest mo ba dito? Tayo guys, pass tayo. Ito. Kita yun ah. Continue training tayo. May oxygen pala dun. Kaya bawi tayo. $340 na lang ang rating natin. Ah, ito simple lang to. Discovered attack. Okay, yung kanina, mahirap yun ah. Maliit lang, per 4 points lang ang binigay. Okay lang. So, find the best move for black. Okay. Simple lang to. Rook takes, then if queen takes, then bishop takes e4, check, then king, then pawn takes bishop. If rook takes naman, then bishop takes e4, then queen lays. So simple lang to. Okay, continue tayo. 10 points ang ibinigay. Parang alam ko to na opening ah. Scott's Gambit yata to. Bad move yung D2 C6 na move. May double attack ako. Queen D5. Kain, check. Okay lang, cover lang. Next. May discovered
Check tayo. Pagkainin niya, then check. So, mga simple na to kanina. Medyo mahirap yung kanina. Find the best move for black. Okay. Black tayo dito. Anong best move dito ah? Find the best move for black. Parang lamang ang white nito ah. Best move ba? Para matrap yung queen ah. D5. Queen. Force move ah. Queen C6. Then rook D6. Oh, trap ah. Wala na bang ibang puntahan? Pag B after B5. Queen C1. Kain lang. Okay, B5 pala. Kainin na. Kasi pag dito trap po, rook D6. Kain. Next tayo. Oh, Queen F3. Queen F3. Rook, for example, Queen C2. Then, rook takes na. Rook takes. F takes G3, rook takes G3, if rook G2, then rook takes G2, queen takes G2, queen takes D1, check, sabay create ng passpawn. The best ba dito?
Curious lang ng pa na. Pag Queen F6, i-passpon lang ako. May rook h8 pala ako pag queen ang depensa. So, first move na siya. Bakit? Wala na yung defensa. Queen f3? Trap ba yun? Dito lang. Queen h6. Dito lang. Check. Dito. Wala naman ah. Ba't kinain? Okay. Help me just improve by voting. Find the best move for black. Okay, black tayo. May double attack na tayo. Okay, Bishop D5. Threatening checkmate. Check. Takbo lang. Knight. E7. Kain lang. Okay, Bishop D5. Double attack. Bishop G, checkmate and knight. Takbo lang. Kainin lang. Pag knight e7. May checkmate pa naman. Pwede naman eh. Pag king g8 pala, may queen takes queen takes d5, then after rook takes d5, then knight e7, check, then mabawi lang yung queen. So good move pala to. Nagkamali na naman, minus agad. Hindi nagmo-move yung rating natin ah. 2337. Boss. Kala ko ano, kainin lang pag nag-check.
May Queen Takes D5 pala siya pag if King G8. Dapat accurate talaga sa ano guys, solving puzzle. Kaya doon ma-develop yung ano mo, yung accuracy pag palagi kang nagsasolve ng puzzle. Wala na kasi akong solve ng puzzle. Kaya ganun. So, yun lang pala, no? Oh, G3, may tira pa? Kikain naman. Okay. Okay, white to play. What find the best move for white? Okay, white tayo dito. Bishop takes F5 ang tinira, ha? Anong magandang tira dito? Medyo mahirap to. Mapan ako nito. Gandang tira dito. Ano muna tayo. Mahirap ah. Ano itong puzzle nila? May mahirap, may easy din. Ito mahirap to. Kasi hindi ang mahirap sa puzzle. Hindi, di siya forced move, walang forcing lines, parang walang may forced move ba dito, wala akong nakikita.
Hirap pa. Wala naman, bishop takes a5, bishop takes, bishop takes, king e7, wala naman continuation. Queen e2, rook e8. Queen e2 siguro. Rook e8. Kain, kain. Chat. Hirap pa. Kasi wala namang condition dito. Force node naman to. Ah, yun lang. Ah, okay. Pero di ko yung nakita yung ano, yung forcing lines kasi pag queen, after queen e2, rook e8, rook e3, parang ba't kinain yun? Force mo ba yun? Nakakainin? What if queen f7? Ah, kain na pala yung bishop sa c5. Kaya pala. Ano lang yun? Intuition lang yun, no? Guys, pwede nin po kayo sa tournament kasi pag hindi ko talaga nakikita sa especially sa tournament, di ko po talaga tinitira yung ano best move. Okay, pero yun parang ano intuition na din yun na alam kong good move siya. Pero hindi ko po nakita lahat.
Okay, so pwede din po lang ano no. Yung intuition. Okay, next puzzle tayo. Pero I admit, di ko po yun, parang di ko po yun na-solve. Find the best move for white. Rook takes e6, Knight takes e6, Queen takes b7, then for example Rook f7, then Queen takes c6. So ang kapalit ng Rook is Bishop, Knight and Pawn, pero medyo delikado kasi open. May open lines ang black, pero check. Pero may kain sa dito sa e7. Queen takes e7 after queen takes rook takes e6. F takes e6, queen takes b7, rook f7. For example, king g8 lang. Queen takes e6, queen or queen takes knight, then queen takes e2. Let's evaluate the position. Medyo may open file siya sa B file. Tapos ang queen niya is nasa e2. Okay lang ba? Turka D1, then followed by rook D2, so okay. Okay ako dito. Kasi ang ina-analyze ko after queen takes E6, may queen takes E2. And after queen takes E2, rook D1. Para pag rook B8, may rook dito tayo. Yun kasi ito pa ini-stop na kasi niya ang analysis dito lang. Kasi sa puzzle guys, especially pag ganito, kasi walang direct na winning move kasi playable pa ang rook versus knight and bishop. Tapos, may compensation naman siya kasi may open file sa B file. Tapos, makapasok yung queen sa E2. Yan ang tinignan ko after queen takes E2. May rook D1 tayo na magsusupport sa dito to. May rook D1 tayo magsupport dito sa rook dito sa B2 na pawn. So, okay po yun. Medyo complex ang position pero with clear advantage for white sa tingin ko. Okay, next.
Find the best move for black. One move na lang ah. Ah, simple lang to guys. Push pawn kasi force move lang to. Yung mga force move madali lang po yung i-analyze kasi force move nga. Then knight, then check, walang ibang matira kasi, pero mati tayo, pero second prize na siya. Next. What find the best move for black? Okay. Queen takes. Rook takes, bishop takes. Ah, may bishop d4 siya, ha? Oh, wala naman. Queen takes, ipon takes, rook takes. Simple lang to, ah. What about Kain rook takes e3, then if rook f7 check. One piece down na. Fine lang. Okay. Next, simple lang yun. Find the best move for black again. So bishop takes e4 na. Bishop takes e4, bishop takes e4, then rook takes b6, then ang kalalabasan is knight rook versus bishop and rook, then may outpost tayo sa d4, so sa tingin ko advantage ang black dito. Mali pala. Bakit? Dito lang pala. Mas the best to. Kasi pag knight dito, kakainin ko lang 'yon. Kain, then sabay check. Then
sabay kain dito, then makapasok na yung route. Mas best move to. Ah, minus 20 tayo, doon ah. Tapos tayo. Hindi ka naman. Find the best move for black. Black tayo dito. Magki-queen na tayo. Mag-queen na po yung block. So, dito lang. Lubat ah. Bad mo pala yun? Ko King E1, bakit? Wala lang siyang check. Ah, minus 15 naman. Ano palang the best dito? Threat yung Lucia. So the best na yun ah. Kasi for example, mag-move yung rook, then queen na tayo. Hindi naman siya maka-check dito kasi may pawn naman. Why? Same naman yun ah. Green. Iwan ko ba? Ba't mali yung ano natin? Okay, last. Ito na lang, last na lang. Wala na tayong time. Wala ng oras. Thank you.
Ano ang candidate moves ko? Pwede din bishop takes f2. Bishop takes f2. Then, rook takes b3. Lamang tayo. Pero makain yung c5, tapos makakreate siya ng passed pawn. Ito delikado. If knight takes e3, f takes, then check. Rook c, rook b2, f8. Kasi weak yung back rank niya. Ah, kaso may knight. May knight f5 pala siya, oh. So, yun na lang. Tapos, after bishop takes, then bishop takes, may rook takes naman ako dito. By night. Yun na lang siguro. Bishop takes. Okay. Tama yung ano ka, guess, pero parang may doubt ako dito na position kasi pwede rin siya, may pass pawn pala tayo after rook takes, so kakainin niya yon. Either kainin niya yung pass pawn ko sa e4, then magbi b6 na pala ako. So yun lang, hindi ko nakita sa analysis. May magbi b6 na pala din. Supportado na po yung c5. Then, may next move, kakain na tayo sa B2. Ah, okay pala, no? Kasi, pag hindi pwedeng kainin yung C5 kasi may push ako na E3. Tapos, mas malakas yung passpo natin. Ito, mas malakas ito. Kasi pag kakainin niya, may push tayo dito. So, kung kainin sa knight, then may B6 na tayo. So, okay ang with clear advantage for black na dito na sa endgame, kaya pala ito ang tamang tira. Pero may doubt pa rin ako, pero yung nakita ko na yung kabuuan, yung position talaga, makita mo na yung clear advantage. Pero mas maganda if nakikita mo yun during sa analysis, na makita mo yung outcome sa analysis mo. Mas maganda yun. Kasi parang unclear yun sa akin, eh. Kaya nag-doubt ako sa tira ko. Pero tama naman. Okay. So, yun lang po, guys. Maraming salamat sa panonood. Thanks for watching. God bless.